Welcome to my vlog. So ngayon, yung i-update na lang natin is medyo matagal-tagal na ako hindi nag-video kasi nga tinatamad tayo ngayon. Kasi nga, meron tayong surprise char. So surprise kasi nga, hindi nyo pa alam. So ngayon ko sasabihin, wala tayong ganang mag-video guys kasi wala tayong ganang mag-video ilang buwan na ba? Since October kasi nga naging focal tayo ng mga activities and then sunod-sunod kasi guys and then sunod-sunod yung mga activities and then by November yeah, meron na naman kami activities for the first second day of December and then Christmas party, so focal na naman tayo kaya parang wala na akong time mag-edit ng mga video. So ngayon ko lang naisipan kasi wala na talaga akong ma-upload next week, ayan, wala na akong ma-edit, so ayan, gagawin ko tong video na to para may mabalita naman kayo sa akin. So, yung ibabalita natin today is we are about August, September, October, November. 3 months pregame. Hey, first, hindi ko talaga gustong mabuntis guys kasi nga LDR kami ng asawa ko. And then, LDR tapos pag ano kasi, nakikita ko kay Gabriel na pag magkasakit siya, para akong mapraparanin. Nagkaka-anxiety ako. Ayan. Tapos, hindi pwedeng magkasakit si Gabriel na hindi ko siya i-hospital kasi nga hindi niya kaya yung ubo niya. At parang nakaka-stress na kasi na ako lang. Kaya dire-diretso ko siyang i-hospital. Lalo na ayaw na niyang kumain, ayaw niyang umin ng tubig. O, pag naapituhan na yung bibig niya. Ayan, pinauhospital. So, ngayon, wala tayong magawa kasi gusto ni Bana na mabuti sa pagbibigyan natin since yung usapan naman namin is last na to kasi nga, I'm already 35 years old. So, pangatlong baby ko to, ngayon ko lang na-experience na noon, naka-experience naman ako ng mga pagsusuka at saka napapagod ako. Pero ngayon, at the age of 35, yung mga napapansin ko is nahihilo ako. Pag super yung na-work lang, parang madami akong tinatrabaho, marami akong iniisip. So, kagaya ngayon, paggabi na, ayan, nahihilo ako, lalo na kailangan kong sumuka. So, iba ko guys, yung iba siguro is, every morning nagsusuka ako, tuwang-tuwa ako pag morning kasi nga wala akong morning sickness na nadarama. Until magawa 1 PM, dyan nasasimula yung parang yung laway mo, dito, So, kagagaling na natin, nagsusuka na naman tayo. Kaya nagmamadali akong umuwi dito sa bahay kasi dito akong nagsusuka. Kasi nga, di ba, yung ma-imagine pag nagsusuka ako. Parang, kailangan kong anuhin yung pambaba natin. Kasi nga, nakakaihi ako sa kakasuka. Imagine nyo yun. Tapos, pag hindi ko naman maisuka yun, guys. Ayan. Nahihilo. Sinabihan ko yung ubi ko. Sinabihan ko siya na yun yung nararamdaman ko kasi nga baka may sintomas na gano'n. Pero sabi niya it's normal kasi nga naglilihi pa nga lang ako and then, yung iba nga is 7 to naglilihi pa rin, so hintayin na lang natin mag 4 months. Gusto ko talagang tumigil sa paglilihi kasi nga madaming pagkain ngayon na ayaw kong kamain kahit ano guys, kahit tinulang isda, ayaw ko ng isda guys. Tapos nung una yung 1 month ko ano guys mga mama, yung 1 month ko is yung gusto ko is lechon, yung brown na lechon. Tapos parang ngayon wala akong specific na gusto. Parang ngayon gusto ko ito, bukas ito. Tapos ayaw ko na doon. Yung nagustuhan ko ngayon is ayaw ko na ulitin, kainin for the next day. So ganun yung mga feelings. So tumatanda na talaga tayo. Iba-iba yung mga taste natin mga buntis. So ayan, so tomorrow is our prenatal sa center kasi nga ngayon lang din ako nakaka-experience na nagpa-ubi talaga kasi nga natatakot-takot at my age of 35 ngayon. Sa tatlong anak natin is ito lang yung pina-ubi natin since 1 month. Noong nakapag-ubi ako kay Gabriel, mga 8 months na yun. Tapos once lang, para lang talaga makita ko yung gender niya. So, ayun. Tapos, bukas is prenatal natin. So, ito yung binigay ng center. So, parang booklet ito. So, kailangan mailagda yung mga pangalan mo, pangalan, yung mga detalye dyan. So, yung ginawa natin, kasi nga nag-ubi rin tayo ng Martes. So, mayroon talagang mga test na ginagawa. So, akala ko talaga may uric ako. Kasi nga, sumasakit nga yung mga paa ko until dun sa talampakan ko. Yun pala, normal naman lahat. Normal naman lahat yung laboratory natin. Tsaka yung ihi natin. Akala ko nga, may UTI ako. Kasi nga, mahilig ako sa mga maaalat. Kasi nga, pag hindi maalat yung kinakain ko, guys, parang hindi masarap. At tapos, mas gusto ko may mga galong. Hindi nga ako kumakain ng isda. Kumakain man ako pero konti lang yung galungkong, kumakain ako ng paksiw pag tinula ayoko. So ayan, marami akong gusto, yung mga favorite kong barbecue, yung mga chicken manok o yung mga kumba, yung kumakain parang iba yung panlasa natin. So ito yung dugo natin, okay naman, okay talaga lahat guys. So I'll be thankful sa baby kasi hindi tayo binigyan ng sakit. Thank you so much Lord God. And then ito bang dadali natin bukas, ay nagbibilin pala ako sa nanini-receive pa.
Ito. Oo. So, kasi may excited tayo guys. Kasi nakaka-afford. Taraw tayo today ng pampa ultrasound. So, babalitaan ko kayo. So, 1 month nating ultrasound. So, ito yung nakikita natin guys. Ayan. Ayan na yung baby. So, actually, wala akong naiintindihan dito. Basta, tinatanaw ko lang kung nasan dito yung baby. Hindi pa siya gaano buo. Ayan o. Pero, nung nagpa-check up ako for 3 months, 3 months na yung saktong-sakto, 3 months yung anak natin, nabuo na yung kuan niya guys, kuan na nabuo na yung head niya, yung spinal cord, yung feet, nakikita ko na nagumagalaw siya. So, sa akin kasi ito na yung chan natin guys. Ayan. Ayan guys. So, medyo malaki siya guys kasi nga, nung hindi pa tayo buntis, eh, medyo tumaba tayo. Anin nagapibilbil na. Sabi nga ni Obi, ang laki ng fats mo, mama. So, hindi ko alam kung ano ilalagay dito sa tummy para yung marinig mo yung heartbeat. So, comment kayo dyan. So, ayun. Hindi marinig ang heartbeat ni baby. Kaya, pina-ultrasound ko na naman. Para makita natin na alive ang kiking yung anak natin. So, thanks God. He's okay. Hindi lang natin marinig kasi yung placenta is nasa babaw daw. Nasa ibabaw. So, si baby nandun sa ilalim. And then, yung fats natin is ang gawin yung taba natin guys, tummy. So, ayun. Yun lang explanation ng OB natin. So, meron tayong ito yung mga first reseta ni Doc Medoki nung 1 month old pa lang yung chan ko is folic acid. So, sa mga buntis, alam nyo na kailangan nating mag folic acid. So, pakakantandaan nyo yan. Kasi nga, yan yung parang nire-research ko na, pero hindi ko anong ma-explain. Basta, napaka-importante yung folic acid pag nabubuntis ka. Tapos, yung nireseta naman niya na bago kasi nga nagre-reklamo tayo dito yung masakit yung paa natin hanggang sa talampakan. So nireseta si Doki na yung mga neurobion or mga pollen nerve ganun para yan sa vitamin B complex. So ayan. So kailangan ko daw inumin ito twice a day. One capsule twice a day. Parang nahihilo ako. Tinry ko siya good for 1 day. Nahihilo ako guys. Parang ayaw lumaban ang dugo ko. So, 1 capsule a day lang tayo guys. Tapos, pag iniinom kayo ng B-complex, pwede naman siya. No, guys? Kasi, soluble for water naman. So, pwede nyo inumin siya 30 minutes before meal. Or, pag nakalimutan nyo naman, after 2 hours, pwede nyo siyang inumin after meal. So, ayan. So, bukas, Diyos ko, ayoko na talagang magpa-injection, guys. So, mayroon tayong bibilhin. May resita na naman, guys. Kasi doon sa center na naman tayo. Kailangan yung, kung buntis kayo, kung nagpapa-OB kayo, kailangan nyo talagang magpa-register sa mga center nyo in every barangay or town or ano ba yan. Kasi nga, para may lista sila kung sino mga buntis dyan sa mga pulok nyo, sa mga barangay nyo. Para ma-monitor nila if in case na mga anak ka na, i-monitor nila yung baby mo, pupuntahan, titimbangin, ganun. So, very important yun. Then, ano ga ba to? Tetanus daw. So, for sure, i-inch ka na naman tayo tomorrow. Medyo masakit si tetanus yata, I don't know. Pero, na ako dyan sa mga injection eh, kasi noon, palagi ako nagpapa-inject. Every year yata, nagpapa-inject tayo. Kasi nga, nag-antipneumonia, kasi nag-antipneumonia ako dati. So, nagpa-antipneumonia vaccine na ako. And then, ano pa ba? Yung anti-flu. Every December yun. Natatakot ako. Baka hindi ako pwede akong magpa injection this December. So, guys, yun lang update natin sa pagbubuntis natin. Sorry, ngayon ko lang kayo nabalitaan. Kasi nga, naggahin pa ako ng oras. Naglalaan pa tayo ng oras para maibalita sa inyo ng sakto. Pero yung hindi tayo nagmamadali. Ayan. Kasi nga, kung nagmamadali tayo, wala tayong
gaanong masasabi sa ating mga video. So, yung gagawin, so, tapos na tayong mag, ano, chika-chika. So, na, nagliligpit lang naman tayo kasi ang kalat, yung pagbubuntis ko ngayon, parang ano, yung naglilihi ako, ayokong mag galaw-galaw sa bahay. Ayokong mag luto kasi nga ang baho, yun yung mga experience natin ha, pag nalilihi, ang baho ng mga ginisa ni Jeff, ng asawa ko. At sana man lang is may extend siya kasi nga gusto ko matapos na itong paglilihi ko before siya babalik doon sa ano, Qatar kasi nga hindi ako nakapagluluto ng maayos kasi nasusukap ako guys. So yun lang. Yun lang muna yung ma-update natin guys, ha? So ang iingay, nang-lock ako ng kwarto kasi nga ang iingay ni Gab, parang hindi yata matutuloy yung video ko pag ano, pag iniistorbo ako ng mga anak ko. And balik na naman si Gabriel guys. Ito. ADHD. Pina-OT natin. So, ano meaning ng OT? Occupational therapy. So, ayan. Ano ko na naman siya. Pina-OT ko na naman siya every month. Every 1 hour. So, starting this month, pina-OT natin siya. And then, sunod-sunod na. Okay naman siya kung i-interviewin ng ano doon, therapist. Nagsasalita naman. Ito, parang ano. Paglaro yung ano ng bata na to. Actually guys, nalilito ako kung paano to i-arrange. Kasi nga, actually, pag hindi ako muntis, ginagamit ko talaga to. Ayan. Pero gusto kong magligpit para naman yung, para naman medyo nakakaginhawa. Diba? Nakakaginhawa sa room. Para, ano, maging konti na lang yung, ano ko, konti na lang yung tinitingnan natin. Nag-iisip ako kung paano tulinisin. Ano ba yun? So guys, yun lang muna yung ma-update ko sa inyo for today's vlog. Kasi nga, ayun, tumatawag na yun si iba na kakain na daw kami. Susuka mo na yung mama niyo bago kumain. Kasi nga, nasasayangan ako sa mga kinakain ko pag isusuka ko lang after. So, kailangan mo nang magsuka ni mama. And then, kakain na tayo. So, thank you for watching guys. See you on my next vlog. God bless. Bye.